Hello guys, welcome back na naman para sa panibagong YouTube video. Guys, so nandito tayo ngayon ulit sa Taurus Bike Shop para sa isa na naman bike check video. Ayan, oh. So magba-bike check tayo ngayon ng isang ayan, Kespor na mountain bike. Ayan, medyo pangmalakasan tong mountain bike na to, guys. Pero bago 'yon, guys, pa-support ng YouTube channel, please don't skip the ads para magkaroon tayo ng revenue at magkaroon tayo ng budget pambili ng GoPro. At ma-improve pa natin ang ating video quality pagdating sa ating pagbabike check video. So wala na tayong intro guys. Wala din naman tayo sanay gumawa ng intro sa mga sanay dyan. Yan, baka naman. O, diba? Yan. So diretso tayo sa bike check video ng Kespor Cyclone NX. Ayan. Bike check ngayon, no? Ang Kespor Cyclone and next, so bago yon guys, kailangan muna natin yung hubaran, so napakasarap maghubad niyan, lalo pag may damit, diba? Ayan, oh, diba? Oh, yan, ang ganda ng kulay guys, hindi ko malaman kung anong kulay nga ba to, biglang ganun eh, no? Yan, oh, oh, diba? Para lang tayo nag-unboxing. Ayan, tanggalin din natin itong upuan. Yun, oh. Oh, ayaw, tanggalin natin. Yan, oh. Ayun, oh. Oh, di ba? Ganda ng ating iba bike check. So, simulan natin ang bike check sa kanyang frame. Oh, kung makikita mo guys, ang ating kulay ay matte black sa may dandang baba. Tapos, matte maroon yata to guys. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, pakitama na lang ako guys. Hindi siya science, ha? Hindi yan English. Matte color tayo. Ayan, kitang-kita nyo naman sa camera guys. At hindi siya smooth welding. Ayan, ang daming unang pagkakahinang dito or pagkaka-welding. Pero pag tinignan mo sa malayo, ayan, hindi mo masyadong pansinin. Pag nilapitan mo lang, ayun o, di ba o. O, dito tayo ngayon sa top, sa head tube. So, sinukat ko guys ang head tube niya. Medyo na, ano ko, liit. Dito o, sinukat ko to 95mm lang. Ayan, 95mm. Medyo, ngayon lang ako nakapag bike check ako ng head tube na medyo maliit. Tapos tapered ang ating head tube guys, kita mo naman oh, na may design dito na konti at may logo ng Kespor, baligtad na K tapos R yata to. Ayan, oh. At integrated ball bearing. Ayan, integrated ball bearing na ang ating headset. Tapos dito sa top tube nya, makikita mo yung model na Cyclone NX, kaya ayan NX kasi naka na SRAM na group set to. Ayan, at dito syempre merong hand painting and welding. So kamay, sabi nga dyan kamay lang nakalagay, parang may mata rito. Tapos may mga lining. Kung hindi ako nagkakamali, para tong, pag kinapa mo ito parang sticker. Ayan, parang sticker sya pag kinapa mo hanggang dito. Ayan na nakalagay dyan na triple batted aluminum technology. So tatlong puwet ang pwedeng umupo dito sa frame na to na magawa sa aluminum. At nakita ko na naman itong triangle na to. So ibinaba yung top tube para tumapat dito sa seat stay at naglagay dito ng parang isang suporta. Ayan o. So may tasbo rito. Yung ibang nakikita kong triangle walang tasbo. At marami pa rin kitang-kita yung pagkaka-welding dito. Pero hindi siya ganoon ka makarami. Hindi siya masyadong uod. Kumbaga parang nakinis to ng konti o. Medyo smooth ng konti yan. At sinukat ko yung ano niya guys. Seat tube 16 inches, so palagay ko small to. Ayan, tingnan natin size 29 16, ayun may nakalagay nga 16 kung nakikita nyo guys, ayun size 29 then 16 inches small. Ayan nakalagay aluminum, designed and engineered in United States, so from US pala to. Ayan, imported. Ayan, imported ang ating bike na ito. Tapos dito sa may bandang baba, ayan maraming uod ng pagkakahinang. At doon may makikita ka na
stopper para kung sakaling gusto mo maglagay ng FD, makakapaglagay ka ng clamp type dito. Ayan. Tapos dito, mayroon pang space dito. Ayan, medyo malaki yung bend dito para makapaglagay ka ng maliit na chainring na 24. Ayan, dito sa chainstay niya, meron ka dito makikita ang Kespor. Ayan, kung nakikita niya guys, oh. Para rin siyang sticker pag kinapa mo, pero pintura yan. Tapos ito yung kable ng RD. Ayan, so pwede mong kalabitin niya kung mahusay ka mag-gitara. Kalabitin mo na yan, huwag ka lang mangangalabit ng iba. Ayan, oh, diba, oh. At dito sa kanyang seat stay, medyo flat to, bladed. Bladed. And then dito sa ibabaw, may makikita kang Cyclone NX. Ayan. At dito nga pala, naka-internal cabling tayo. So wala kang makikita ang cabling nakapasok dyan, kasi naka-1x. Dito sa kabila, may makikita kang dalawa. So preno, at saka RD. Ayan, dyan dumaan yung preno at RD. Tingnan natin kung saan siya lumabas. Ayun, dito. Ayun, o, dalawa. Lumabas dyan. Siyempre, pag may pinasok ka, may ilalabas ka. Ayan, o. Ito yung RD. Ito yung preno. So, nag-cross silang dalawa. Punta tayo ngayon sa kanyang fork. Ayan, fork. Or suspension fork. Ayun, may manual lockout tayo. Ayan. So, adjuster yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Kung gano'ng katigas na gusto mo. At dito, meron tayong valve air cover. Diyan na hinahanginan. Huwag kang gagamit ng panggulong. Meron talagang pambomba para dyan. At ang ating crown ay gawa sa alloy. At ang ating stanchion, sinukat ko to guys, 120mm. Mula dito hanggang dito. Ayan. At tapos meron siyang goma para indicator ng kung gaano ka lambot or katigas ang iyong suspension fork. Yan yung pag-bounce. Tapos tong arc, saka lower, magnesium alloy yan kung hindi ako nagkakamali. Ang kinis dito. At syempre meron niyang sticker na nakalagay ay 6. Ayan, ingat sa pag-pronounce. Baka may ma-pronounce tayong iba. Di ba? Ayan, suspension technology, gawa yan ng 6. So palagay ko mataba na rin to. Parang 32 na yata to, kung hindi ako nagkakamali. At nandito na rin naman tayo. Punta tayo sa kanyang hubs. Ito sa hubs natin, oh. May makikita tayo ditong F. Ayan. So hindi ko alam kung ano yung F na yan. Pakigamit na lang guys kung ano yung F na to, na hubs na to. Ayan, oh. So gawa yan sa aluminum. Ayan, kita nyo naman to. Meron tayong silver dito. So made from aluminum to, na medyo payat yung ating hubs dito. At bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes ang ating alloy na may tatak na F na quick release. Tingnan natin kung masisilip natin yung ano, yung bearing. Ay, hindi natin masilip. May cover na goma guys, yo. Oh, may cover, oh. Oh, di ba? At ang spokes natin ay palagay ko bakal. Ayan, bakal yan. At ang ating alloy ay double wall na ang tatak ay WTB ZX18P na 29. Ayan, kung makikita mo guys, oh. Aluminum. Ayan, andyan yung ano, andyan yung 18C. So, 18 centimeter yung lapad ng ating rim. At ang gulong natin ay double WTB Ranger. Ayan, kala ko Power Ranger eh. Na ang sukat ay 29 by 2.25. Ayan, siguro gulong to ng Power Rangers. Ayan, oh, medyo malapad na yung ating gulong dito. At punta tayo sa kabilang hubs. Ayan, oh, may F na naman ang ating hubs, oh. Aluminum ang ating hubs na may letter F. At bilangin natin ang tasbo ulit. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes ulit ang ating hubs na alloy na gagawa na naman ni F. Hindi ko alam kung ano yung F na yan. Paki-comment na lang guys kung alam niyo yung F. At bakal na spokes. At syempre double wall alloy na rim na gawa yan ng WTB. Nakalagay ZX1 18P na size 29. At ang gulong natin, gulong ng Power Rangers WTB na 29 by 2.25. O, kita mo naman guys, o, kita mo yung cogs nya, o, laki, o. O, plato na to, plato. Ayan. So bilangin natin kung ilan yung speed ng ating cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uy, ang dami. Bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed. Ayan, 12 speed na
Tingnan natin kung ano yung pinakamaliit. 11 yata ito guys eh. Kung hindi ako nagkakamali. 11 to, tingnan natin. 50. Ayun, 11 to 50. Ayan, laban na to sa bundok. Pwede ka nang mamundok dito. O, di ba? At ang tatak ng ating kags ay S-Ram. NX Eagle. Ayan, lilipad ka pag gumamit ka nito. Ayan, hindi yan Eagle Cement ha. S-Ram, NX Eagle. At ang ating RD, ayan, nakita mo naman, may agila dyan. Lilipad ka talaga dyan na S-Ram or SRAM NX. Ayan, oh, di ba? Uy, ang laki ng puli. Oversize. Laki, nagawa to sa plastic. Ayan, plastic. Tapos nung kabila, ganun din. Oversize din yan. So, nakapag-unbox na ako nyan, guys. Sealed bearing to. Sealed bearing ang ating pulley na yan. At syempre, ang ating kadena ay gawa pa rin yan ng SRAM. Ayan, sabi sa akin ng pronunciation daw ninyo, SRAM. Ayan, ang saucy, ano? Ayan, eagle din, eagle. Syempre, ang ating crankset na gawa ng SRAM. Ayan, masanay ako sa SRAM, guys, eh. Na gawa pa rin ng SRAM NX. 170mm yung haba. Made of alloy to. At ang chainring niya ganun din. Aluminum din yan. SRAM 34 teeth Eagle Technology. Kung hindi ako nagkakamali, direct mount to. Ayan, wala kang makikita ng chain bolt to. Kasi nandito sa likod. Tatlo yung tornillo niyan dito sa likod. Ayan, malinis tingnan. Basta direct mount, malinis tingnan. Diba? Ganda nito oh. Oh. At dito tayo sa seat clamp. Ang seat clamp niya may mata. Ayan, walang tatak oh. Ayan, lagyan natin tatakbuhin yan. May mata oh. Oh, di ba? At ang ating seat post ay gawa ni Zix na ano to? 31.6 by 350 mm. Ang taba nito. At mahaba. Ayan. Uy, ang ganda ng pedal niya, guys. Ang lapad oh. Akala ko mountain peak. Ayan, tingnan mo oh. Lapad oh. Oh, lapad. Ang laki. Tapos tingnan natin. Ball bearing. Ayan. Ang ganda na rin to. Oh. Di ba? Lapad oh. At medyo mapayat ng konti. Ayan. Low profile siya. Payat na. Mapayat. Tapos may butas dito. Ang ganda. At ang kanyang upuan. Ayun. Ang ganda nito. Pangarera to. Ayan. Mahaba to. Tapos, manifest yung foam na matigas. Ayan. Manifest na matigas. Gawa ng Kespor. Tapos sa may likod, may makikita ka dyan. Ano to? Cell Royal. Hindi ko alam yan kung ano yan. At dito, yung kanal niya, malapad. So, malapad yung kanal niya. Hindi kagaya ng ibang upuan na ang kanal niya dalang, talagang dito lang. So, malapad. Malaki yung dadaluyan ng ihi mo pag umihi ka. Ayan, malaki yung dadaluyan yan. So, ang ganda nito. Tapos, ayun, ang liit ng pisngi, oh. Ang liit talaga, kitid. Ang ganda nito. Ang liit. Sok na sa wakang point mo dyan. Ang ganda ng pagkakaupo mo rito. O, di ba? Ang ganda. Tapos dito sa likod, ngayon lang ako tumingin sa ilalim. Ang ganda nito, promise, guys. O. Yan. At dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. So, dito tayo para hindi against the light. Ayan. Siyempre, meron tayong mahiwagang reflector. Ayan. Ito, pinakamahal na pyesa dyan. De, joke lang yun. Ang handlebar natin, 710 mm ang haba. Made of alloy, gawa yan ng Zix. Tapos yung stem natin, shorty. Shorty yan, maiksi yan. Yung pinakamaiksim na pwede nyo makita, 45mm yata ito kung hindi ako nagkakamali. Ayan. At dito sa kanyang handle grip. Uy, lambot. Lambot oh. Promise. Ayan, lambot. Parang gel to, parang gel. Ang lambot. At meron siyang lock dito sa loob, saka sa labas. So may lock yan, dalawa tornilyo dito. Saka dito. At ang ano niya, bar and cover niya ay plastic. Yan, plastic. O, di ba? Aha, ganun din sa kabila. Ang lambot, promise, oh. Oh, hindi mo na kailangan magpalit ng grip. Ang ganda, sarap hawakan. Oh, sarap, oh. Di ba? Dumidikit yung kamay ko dito. Ang hydraulic brakes niya, gawa ng Tektro. Ayan, oh, low profile, medyo payat dito. Gawa ng Tektro yan. Yan. Dito, syempre, ganun din, Tektro din. At ang shifter natin, ayan, SRAM NX Eagle. Ganda nito, oh. Aha. Ngayon, oh. Ang ganda. Papunta naman tayo ngayon sa caliper niya.
Okay guys, ito yung caliper niya. So ang caliper niya ay Tektro na naka-pulse mount. Ang ganda oh. Oh, di ba? Tapos ang rotor niya 160 mm. Tapos nakalagay 24. Ayun guys, paki-jokin nga ako. Ano ba yung 24 na 'yon? Oh, di ba? Tingnan natin kung may tatak. Ayun, Tektro ang ating rotor. Tapos Tektro din yung caliper. Doon tayo sa kabila, tingnan natin. Ayun oh, Tektro din na naka-pulse mount. Ang ganda, medyo nakatago siya ng konti dito sa frame. At syempre, Tektro din ang ating rotor na 160 mm. So ayan guys, so tingnan mo, nakatago sa seat stay yung caliper oh. Ayan. At dito tayo ngayon sa isang crank arm. Andito ang butas. Andito yung butas, wala sa kabila. Yung ibang crank arm nasa kabila ay nandito cover. Ito dito butas. Tingnan natin may lagusan. Walang lagusan. Pasukan lang oh, ayan oh. Oh, di ba? 170 mm. Ayun na nakalimutan ko, guys. Etong down tube. Hindi ko nasabi. Oh, di ba? Ang down tube natin may nakalagay na Kespor. Ang laki oh. Kulay gold. Ayan. So pag kinapa mo 'to, aakalain mo sticker. Ang ganda nito, guys, oh. Tapos dito may lalagyan tayo ng malamig na beer. Ayan, sarap niya, no? Lalo pag may kasamang pulutan, kaya lang walang pulutan dito. Beer lang. Pwede na 'yon basta malamig na may yelo, oh, 'di ba? Palagay ko wala na tayong nakalimutan, guys. Sulyapan uli natin ang ganda nitong Kespor Cyclone NX. So ayan guys, ang ating bike check video ng Kespor Cyclone. Ayan. Sa magtatanong ng price, ilalagay ko sa description ang Facebook link ng Taurus at contact number para direkta na lang kayo makipag-ugnayan sa kanya or sa kanila tungkol sa presyo nitong bike na to. Ayan, oh, kung gusto mo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like at mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dito sa Kespor Cyclone na to. Napakaganda guys. SRAM, NX Eagle at Tektro Hydraulic Brakes. Ayan. So at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para ma-notify kayo sa mga susunod pa natin na bike check videos. Hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Babush! Ayan oh. Oh, Taurus Bike Shop. Daming bike dito oh. Ayan oh. Oh.